po ay may ibabahagi po ulit sa inyo. At ito po ay kaalaman. At ang paksa po natin ngayon ay atmosphere. Ito po ang aking tatalakayin. Kaya po, mga kakaset, makinig na po kayo. At akin na po itong sisimulan. Heto na po, atmosphere. Ang tatalakayin po natin ngayon ay munti pong kaalaman ng atmosphere. Ang pagbabahagi ng munting kaalaman para po matukoy natin ang importansya nito sa ating buhay. Ito po ay munting kaalaman lang po. Ako po ay hindi eksperto. Nagbabahagi lang po ng munting kaalaman. Atmosfera, himpapawid, ere, atmosphere, pangonorin, ang kapisanan ng hangin at ng sari-saring singaw ng panahon na kaliligid sa sangdaigdig. Ang atmospero, atmosfera o panganorin ay ang kapisanan ng mga hangin at ng sari-saring mga singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sa sanggayong lawak. Tinatawag din itong himpapawid, agay, yay, alangaang o kahanginan. Dahil ito ang hangin na bumabalot sa daigdig. Nagmula ang salitang atmosfera sa wikang Griego na binubuo ng mga salitang atmos, singaw, espira, bilog o timbulog, isang sapi ng mga gas o mga singaw, mga hangin. Ang atmosfera na maaring pumaligid sa isang katawang material na may sapat na masa sa pamamagitan ng grabidad ng katawang iyon at napapanatili sa loob ng matagal na panahon kapag mataas ang grabidad at mababa ang temperatura ng atmosfera. May ilang mga planeta ang pangunahing naglalaman lamang ng sari-saring mga gas o singaw, subalit tanging ang kanilang panlabas na sapin o patong balot lamang ang tinatawag na atmosfera nila. Tingnan ang mga higanting gas. Nilalarawan ng katagang atmosperang estelar o atmosperang pambituin ang panlabas na rehiyon ng isang bituin at karaniwang nagsasama ng bahaging nagsisimula sa malabo o malamlam na potospero, papalabas. Maaring bumuo ng mga molekulang kompuesto ang mga bituing may mababang temperatura sa kanilang panlabas na atmosfera. Ang atmosfera ng daigdig ay naglalaman ng oksihenong ginagamit ng karamihan sa mga organismo para sa respirasyon o paghinga at ng karbong dioksidong ginagamit naman ng mga halaman, mga lumot at mga cyanobacteria para sa photosynthesis. Pinipreksyonan din ng atmosfera ang daigdig, ang mga organismong may buhay mula sa mga kapinsalaang henetikong dulot ng radyasong ultravioleta mula sa sinag ng araw. Ang pangkasalukuyang komposisyon ng atmosfera ng daigdig ay isang produkto ng bilyon-bilyong mga taong pagbabagong biokimikal ng paleo-atmosfera ng mga organismong nabubuhay. Ang hangin, sa Ingles air, ay isang kahaluan ng mga gas na binubuo ng 78% na nitrogeno, 1% ng argon, 20.96% ng oksiheno, at humigit kumulang 0.04% ng gas ng asidong karboniko at maaari ring maglaan ng maliliit na mga dami ng mga gas na bihira. Naglalaman din ang hangin ng iba't ibang dami ng singaw ng tubig. May bukod po akong munting kaalaman patungkol po sa hangin. Pakinggan ninyo po iyon para lubos ninyong maunawaan ang atmosphere. At ito naman po, magbabahagi po ako ng munting kaalaman tungkol po sa daigdig. Ang daigdig, kilala rin bilang mundo o sangkalupaan, ay ang ikatlong planeta mula sa araw, ang pinakamasukal na planeta sa sistemang solar, ang pinakamalaki sa apat na planetang terestral
ng sistemang solar at ang kaisa-isang planeta kung saan maaaring tumira ang mga buhay na organismo. May bukod po ako munting kaalaman patungkol po sa daigdig. Pakinggan ninyo po iyon para lubos ninyong maunawaan ang atmosphere. At ito naman po ang munting kaalaman. At pahapyaw pong babanggitin ko ang sagas. Ang gas o gaas ay isa sa apat na mga saligan o fundamental at pinakapangkaraniwan na mga katuyuan o kalagayan ng materya. Ang iba pa ay ang pagiging solido, likido at plasma. Ang gas na puro ay maaaring binubuo ng individual na mga atomo, halimbawa ng isang noble gas o gas na atomiko katulad ng neon, mga molekulang elemental na gawa mula sa isang uri ng atomo. Halimbawa na ang oksiheno o mga molekulang langkapa na yari mula sa sari-saring mga atomo. Halimbawa na ang carbon dioxide, ang isang kahaluan ng mga gas ay maglalaman ng samot-saring mga purong gas na katulad ng hangin. May bukod po akong munting kaalaman patungkol po sa gas, pakinggan ninyo po iyon para lubos ninyong maunawaan ang atmosphere. At ito naman po ang masa. Ang bigat o masa ay ang dami o bilang ng material sa loob ng isang katawan. Pareho ang masa ng isang bagay saan man ito naroon. Maaring isipin ang masa bilang ang dami ng mga materyales na nakapaloob sa isang bagay sa paraan na hindi nakadepende sa kung gaanong karaming espasyo o puwang ang napupuno. Ngunit, ang unit ng masa kung pagbabasihan ang international na sistema ng mga unit o SI ay ang kilogramo. Isinusulat bilang kg. Marami pang ibang mga unit ng masa. Katulad ng gramo, G, tonelada, T, libra, LB, at onsa, O, Z. Sa agham at inhinyera, kabilang sa mga unit ang masa ang slag, unit ng atomikong masa, masang Planck, masang solar at EV slash C2. Ibinatay ang huling unit sa electron volt EV na pangkaraniwang ginagamit bilang isang unit ng enerhiya. Sari-sari ang mga uri ng timbangan ang ginagamit na panukat ng masa. Sa pisika, ipinapakita na natatanging relatibidad na ang masa ng isang bagay ay nagiging mas malaki kapag gumagalaw na, napakabilis ng ang bagay. Kapag lumalapit na ang bilis sa tuli ng liwanag, nagiging napakalaki ng masa. Ang buong enerhiya, E, na katawan ay kung saan ang M equals masa ng katawan, V equals tuli ng katawan, C equals tuli ng liwanag. May ilang mga bagay na walang pansariling masa dahil sa kanilang paggalaw. Totoo ito para sa kaso ng liwanag. Walang masa ang isang photon ng liwanag. Subalit, maaaring gumanap bilang masa ang enerhiya nito kapag tumama ito sa isang bagay. Sa kimika, hindi nagbabago ang masa. Ang masa ng mga kimikal bago maganap ang isang reaksyong kimikal ay palagi ang katumbas ng masa ng mga kimikal pagkaraan. Tinatawag itong batas ng konserbasyon ng masa. Ang salitang masa ay nagmula sa wikang Latin na nangangahulugang katawan. Ang masa ay maaring ibang katawagan para sa isang bagay. Ang bola ay isang maliit na masa. Ang buwan ay isang malaking masa. At ang isang bituin, katulad ng araw, ay isang mas malaking masa. Ang salitang masa ay ginagamit ng pagganito sa larangan ng agham. At ito naman po yung munting kaalaman po sa grabidad. At meron din po akong bukod na pagtalakay dito. Inyo pong pakinggan din. Ang grabidad o hilabigat ay isang natural na phenomenon kung saan ang mga physical na katawan o yung bodies ay nabibighani o naaakit sa isang puwersang proportional na mga bigat nito. Okay po, hanggang dito na lang po. Okay, mga kakaset, nakatapos na naman po tayo ng pagbabahagi ng kaalaman. Kaya po mga kaset,
Magpapaalam muna po ako. Bye-bye!